Nandito na naman tayo sa panahon kung saan masarap nang pumunta sa mga malalamig na mga lugar, kumain ng halo-halo. At kung gusto nyo ng medyo espesyal, ay meron naman sa Zamboanga City na tinatawag nilang Knickerbocker. Miss ko na yun. Masarap din sa mga beaches and resorts, Cold Spring, or di kaya sa Blue Lagoon. Yes, you heard it right, sa Blue Lagoon. Sa ating biyahe sa weekend na to, ay pupunta tayo sa pinakamagandang lagoon sa Zamboanga del Sur. Just about an hour or so kung galing ka naman ng Pagadian City. Kaya huwag mo nang umalis mga master, idol, manager, ma'am and sir. Samahan niyo ako sa pinaka-epic na ride so far. So far kasi malayo siya, so far. Matagal-tagal din itong plano namin na pumunta sa Tabina, Zamboanga del Sur. Forgive me, nung una kaming in-invite ni Boss Joel sa kanyang munting asyenda sa Zamboanga del Sur ay medyo nagdalawang isip ako. Una sa lahat, ayoko maaberya sa daan dahil nga sa ating current situation, baka hingan tayo ng mga kung ano-anong papeles para makatawid sa mga probinsyang dadaanan. At dahil Cagayan de Oro pa ang ating pinagmulan, eh mapapaisip ka nga talaga ng maraming beses, di ba? Pero may sinabi sa akin si Boss Joel na nakuha niya agad ang atensyon ko. Tsada kayo dito, kay Nay Blue Lagoon. Wait, what? Blue Lagoon? Bakit ngayon mo lang sinabi, Boss Joel? Tara, invite natin nating mga kasama. Sa kabila ng ilang beses din paulit-ulit in-invite ang mga brothers natin sa Ears Cagayan de Oro chapter na pumunta, tatlo lang ang nagpahiwatig ng kagustuhang sumama sa trip na to. And after some 504 hours, sabi ko, wala nang atrasan, matutuloy na ang pinakamimiti ni Boss Joel. Kaya't nandito kami ngayon on the way to Tabina, Zamboanga del Sur. From Cagayan de Oro, Tabina, Zamboanga del Sur is about 297 kilometers or about 6 hours ride kung tuloy-tuloy lang. Pero syempre, hindi naman tayo mga robot at kailangan din nating huminto paminsan-minsan, kumain at mag-stretching. I am definitely sure that it took us more than 6 hours to get there. Napaka-epic ang ride na to since this is our first long ride since the lockdown. And I'm so thankful na kahit papaano, lumuwag ang mga checkpoints from major cities and provinces as mandated by the IATF. Wala naman naging aberya, tuloy-tuloy lang kami sa mga checkpoints. Super fun and ine-enjoy lang namin ang ride. Ang ganda talaga ng mga tanawin sa mga nadadaanan naming mga lugar. Lalong-lalo na kapag first time mong dinaanan ang rutang yon. Medyo na-scam lang kami ng konting-konti ni Boss Joel dahil hindi niya sinabi na rough road ang papasok sa kanila. Kaya napasabak ang mga Aerox namin. Mabuti na lang at hindi umulan. Kung nagkataon, rebusadong Aerox ang bagsak namin. At ang pinaka-crucial sa lahat ay hindi niya sinabi na dead spot ang area nila. Oh no! Kaya ayun, sobrang nag-alala ang mga kasama natin pagdating sa hasyenda nila Boss Joel. Kasi nga, walang signal. Paano na to? Paano kung sasabihin sa asawa ko na safe akong dumating dito? Baka mag-alala yun. Sigurado aawayan ako noon pagdating. Sobra. Hindi naman siguro. Pero sana all, kahit ganito to mga to, lumalambot talaga pagdating sa mga asawa nila. Kaya't paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, para di kayo hanapin at di mag-alala sa inyo mga partners ninyo, dalhin nyo sa mga rides. May pakapin pang massage sa balikat at mahigpit na yakap. Sarap! Ay, sorry, marami palang singles na nanonood. Alam ko, highlights na yung hinihintay nyo para tumahimik na ako sa kakadada ko dito. Sige na nga, eto na yung highlights ng Blue Lagoon Escapade namin. Enjoy! Na ang tawag nila sa lugar na to. Ito yung papuntang Blue Lagoon. Pagka pupunta ka ng Blue Lagoon, may sasakyan ka, mahirap na may sasakyan, four wheels. So dito sa parang pantalan na to, sa
sasakay ka ng bangka, magre-rent ka ng bangka dyan. Tapos, papunta doon sa Blue Lagoon. Doon. Nakamotor lang naman tayo. Diretso tayo doon. Magmomotor tayo. Super. Super. Grabe. Grabe kay. Grabe long ka rides. Long libaongs. Motor daot. Pero anyway, that's happy. Part. It's part of the long rides. And the climb. Oh my God. Shout out tong wala nang uban. Uban storya. Wala kaman storya, boss Edwin. Tagbog yung si Leroy. Ayos kay bro. Ayos kay. Grabe ka thrill ba? Ayos mag-thrill. Shout out kayo ng paggawas lo. Shout out kayo sa wala nang uban sa earth. Nang uban mo, magmahay. Wala. Ganda pala. Ganda wala talaga. Walang sinabi yung ibang lugar. Hashtag baglabak. Hashtag baglabak. Ayun, sabi ko. Ubus eh. Di ba? Pakipalo lang ito sa plan. What is going on, everybody? So yeah, we just arrived here in Blue Lagoon. Yeah, we're enjoying the clear blue water here in Blue Lagoon. So ang ganda sobra. Tignan nyo naman, no, di ba? Woohoo! Grabe. In case you're wondering, yep, I know how to swim, but it's been like 5 or 6 hours. Maybe 7 hours motorcycle ride from Cagayan de Oro. So, it's a little bit tiring, but it's okay. Totally fine. It's part of the adventure. Medyo challenging na lang ang pagpunta dito kasi, as you have seen, medyo rough road, but it's okay. Because the moment we arrived in this place, it was like, wow! Woo! Woo! Diba? Ang ganda sobra. Worth it. Worth it ang 7-8 hours motorcycle ride. Not to mention the bumpy road. Calmer. Calmer si Kuya. Si Kuya Joel. Calmer. So ngayon, ang mangyayari, tumalo na yung iba. Kaya lang, hindi pa ako nag-record. Kaya ngayon, tatalong sila ulit. Ano sila o? Ready na. Tatalo na yun mo ngayon. Shout out daw sa iyang palalad. Sorry, totoo yung sinasabi ni Bad. Na-scam kami ni Boss Joel kasi hindi niya sinabi sa amin na wala palang signal dito sa kanila. So, I think they're ready.
Kangkinta, Kangkinta. Ayun. Balo mo lang ka, yung. Yung. Ikaw, Dam. Shout out, Dam. Oy, shout out rin sa mga patala niya. Kamulikay. Ano ba sa dagan? Katalala niyo mo, boss. Paisal, paisal, paisal. Lamaw. Orange ang isagol ba? Pwede, inom lang. Dara, boss. Aday. Murag ko na cutter. Gatas yung gun. Imong wipe. Oh, boss. Yan. Bigay ko. Dara. Kajut lang. Napakalaking pasasalamat sa pamilya ni Boss Joel. Grabe, as in grabe talaga. Dito mo makikita ang hospitality ng mga Pinoy. Even in these trying times, buhay na buhay. Mula sa pagtanggap sa amin na parang miyembro na rin ng kanilang pamilya, yung tipong ibibigay sa amin ang kanilang kwarto para kami ay magiging komportable sa pagpapahinga. Sobra, maraming salamat sa inyong lahat. I was reminded na hindi pala kailangan ng pera to bless others. May God continue to bless you abundantly. Relax lang. At hindi pa tapos ang ating adventure. So, pagbalik namin, we decided to take a different route. This time, from Tabina, Sambuanga del Sur, Pagadian, Mulabe, Tangub, and Osamis. First time kong dumaan dito, kaya exciting talaga. Nandito kami ngayon sa Pagadian City. Mga Ears Cagayan de Oro. Shout out sa inyong lahat, sa mga hindi nakasama. Shout out. Sana sa susunod makasama kayo, ano? Saan tayo pupunta ngayon? Kainan. Mulabe. Mulabe. Breakfast. Shout out, breakfast kami. Breakfast kami ngayon. Breakfast. Boulevard of Broken Dreams. Atuta. Tuyok lang ana. Malabel at ito. Maganda ba yung boulevard? Yung may nagtitinda ng mga ang tawag sa Tagalog yung bulan. Bulan. Tuyo. Tuyo. Kabili tayo ng tuyo. Shout out lahat mga airs. Kami lang nandito, pito lang kami. Palit yung bulan doon nga wala. Pero enjoy. Enjoy. Enjoy talaga. Super. Super enjoy. Layo kayo pero shout out sa Pagadian. Taga Pagadian. Shout out sa lahat ng chapter ng Mindanao. Alright. Bagong member, Shout out, bagong member. Welcome to Pagadian, City of No Helmet. Oo nga pala, sa mga hindi nakakaalam, pag papasok kayo ng Pagadian, kailangan ay tanggalin ang mga helmet. Oh, bawal ang helmet dito. Kasi may mga pangyayari kasi in the past na kailangan nilang gawin yun. I-search mo na lang kung bakit. Same, no helmet. Kung sa ibang lugar, tatanungin ka ng mga pulis sa checkpoint, ba't wala kang helmet? Oh, dito, sir, tanggalin ang helmet. Ito ang aming sponsor. Boss Joel. Salamat, Boss Joel. Ay, welcome. Walang problema, boss. Maraming salamat sa sponsor mo, ha.
Thank you, welcome. Maraming salamat. Balik tayo dito. Oh, oh, maraming salamat din sa scam. So, tayo guys sa AutoRev, mag-support na lang. Paway na, paway. Hi, welcome aboard. What's up, mananap? Usamis in the house. Hindi pa naman tayo nagpaalam na maayos. From Tanggap. Name is Usamis. Buwan tatas kasabaan eh, kinaglaag-laag man ta. Alright, nandito kami ngayon sa barge going to Tabok Mokas. Tabok to. Ha? Tas. Bukas. Ayun. 30 minutes. Alright, and so there you have it. We are now leaving the port of Ozamis. Today is like the greatest day ever for me. Most epic day. It was really an awesome experience for us. Thank you so much, Boss Joel, and to your family back in Tabina. Thank you so much guys, maraming salamat, daghang salamat sa inyong tanan. And yes, off to Mokas. Don't forget to like and subscribe. Until next adventure here with AutoRev Moto. Bye bye. Mokas kami, pero ngayon tayo darating di Mokas. Hindi mukas. Tara na. Hindi mukas. Tara na.